Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga dito sa ating devotion, si Ma'am Lita. At hello po sa inyong asawa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At hello po, greetings sa mga dumadalo sa ating devotion paggabi, 8 p.m. po Philippine time sa Zoom discussion natin. Now, yung bagong series po natin ngayon ay patungkol po sa encounter with God or encountering God. Life-changing moments. Na pag na-encuentro po natin yung Diyos, mababago talaga yung buhay natin. Maraming pagbabagong mangyayari sa atin. And ever since nakilala natin ang Panginoong Hesukristo ng mas malaliman, no? Habang nakikilala mo siya, may mga pagbabago talaga sa ating buhay. Now, yung talata po na pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan po sa Acts chapter 9 verse 15 to 16. Ito po yung encounter ni Apostol Pablo kay Jesus Christ, no? Si Apostol Pablo, very devout Jew ito. Sa mga panahon na ito, kumuha siya ng permit kasi lumago na yung Christianity during that time doon sa Jerusalem at nagkaroon ng persecution, pag-uusig sa kanila. Now, ito si Saulo or si Apostol Pablo, later on naging apostol siya, no? Kumuha siya ng, let's say, parang permit, yung dokumento doon sa pinakapunong pari. Para kahit saan siya magpunta, pwede niyang usigin yung mga Kristiyano, igagapos niya, no? Dadali niya sa Jerusalem, babae o lalaki. Now, si Apostol Pablo, noong mga panahon ito, papunta siya sa Damasco, pupunta siya sa mga sinagoga ron. So, alamin niya sino ba yung mga naging Kristiyano dyan, sino ba yung mga naging tagasunod ng Panginoong Hesukristo dyan. Gagawin niya, igagapos niya, no? By the authority of the high priest, igagapos niya yung mga mananampalataya, dadali niya sa Jerusalem. Now, isipin niyo pong mabuti, on the road to Damascus, habang nakasakay siya sa kabayo, at siguro marami siyang mga kasamahan doon noong panahon na yon, eh bigla niyang na-encounter si Jesus Christ, no? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Isipin niyo mabuti, ang inuusig ni Apostol Pablo, yung church, body of Christ, yung mga mananampalataya. Pero yung pag-usig ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, para sa Panginoong Hesukristo, Saul, ako ang inuusig mo. Pag inuusig mo yung mga mananampalataya, mga Kristiyano, sa akin mo yan ginagawa, ako ang inuusig mo. So sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tingnan niyo po natin yung encounter niya, no? Dito sa Acts chapter 9. Sabi ni Saulo, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. So yung encounter niya talaga na yon, parang talagang ano eh, para kay Apostol Pablo, mind-blowing eh. Biglang nagpakita sa kanyang Panginoong Hesukristo. Yung mga kasamahan niya, wala silang makita. Pero siya, nakita niya, narinig niya yung tinig ng ating Panginoong Hesukristo. So ang nangyari, nabulag siya. Tatlong araw, wala siyang paningin, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Tapos sabi ng Panginoong ni Jesus Christ kay Ananias, Ananias, puntahan mo nga si Saulo. Sapagkat yung tao na yan, nananalangin ngayon. Nakikita ka na niya habang paparating ka sa kanya. Sabi ni Ananias, Panginoon, di ba yan yung umuusig sa amin? Sabi mga Kristiyano, balitang balita sa lahat eh. Kilalang kilala namin yan eh. Pero sabi ni Jesus Christ kay Saulo, pakinggan po natin. Sabi ni Jesus Christ kay Ananias, dito po sa Acts chapter 9 verse 15 and 16, ito na po yung talata natin. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Sabi ni Jesus Christ kay Ananias, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko. Yung umuusig sa mga Kristiyano, ginawang kasangkapan ng Diyos para daw pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin or suffer
alang-alang sa aking pangalan. Kaya si Apostol Pablo rito, nung nakakita siyang muli, tinan niyo po yung sabi rito, no? Sabi niya, right after nung gumaling siya at pumunta agad siya sa sinagoga. Pero sa sinagoga, imbis na usigin niya, maghanap siya ng mga Kristiyano doon, hindi, ang ginawa niya, nangaral siya. Sabi nito, agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na ninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Napaganda po ng istorya ni Pablo, no? Talagang his life turned around. Malaking pagbabago yung nangyari sa buhay niya because he encountered the Lord Jesus Christ. So ito po yung katuruan natin ngayong umaga. Those who encounter God become an instrument of God. Yung mga taong nagkakaroon ng engkwentro sa Diyos, nagiging kasangkapan ng Diyos. Si Apostol Pablo, ano siya? Mang-uusig ng mga Kristiyano. Inuusig niya yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero later on, because he encountered the Lord Jesus Christ, siya mismo ang naging tagapagpalaganap ng pananampalatayang Kristiyano. Those who encounter God become an instrument of God. Pangalawa po, those who encounter God become a powerful witness of Jesus. Pag na-encounter mo talaga yung Diyos, nagkaroon ka ng engkwentro, talagang naramdaman mo, kinakausap ka ng Panginoon, magiging powerful witness ka ng Panginoong Jesucristo. Ano ba ibig sabihin ng powerful witness? Ano ba yung witness sa Bible? Yung witness sa Bible, may kinalaman to sa salitang martyr. Yung martyr, you bear witness. Ibig sabihin nun, may nakilala mo si Jesus, ngayon nagpapatotoo ka sa kanya. Kaya nga dito sa Acts chapter 9, pinapatunayan niya na si Jesus ang Kristo, na-encounter niya eh. Ipinapangaral niya si Jesus bilang anak ng Diyos. Ganun na yung pangyayari sa kanyang buhay. Naging powerful witness siya. Kumbaga, pag tinitingnan ng mga tao si Apostol Pablo, ang lagi nilang nakikita kay Paul, sinasabi ni Paul, Jesus. Laging tinuturo niya si Jesus. He is the Son of God. Ibig sabihin nun, witness, tinuturo mo si Jesus. Ito yung tunay na Diyos. Ito yung tunay na makapangyarihan sa lahat. Siya talaga yung anak ng Diyos. Those who encounter God became a powerful witness of Jesus. Pangatlo po, those who encounter God become willing to suffer for mission. Makita niyo po rito yan sa mga talata, no? Sabi ni Jesus Christ, ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. I will show him how much he must suffer for my name. At si Apostol Pablo nga, no? Naging willing missionary siya na napakadaming pagsubok ang pinagdaanan. By the way, siya yung sumulat ng pinakamaraming sulat sa New Testament. At makikita nyo dun sa kanyang mga sulat kung gaano katindi yung kanyang paghihirap alang-alang sa misyon na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sa atin rin po ngayon, no, if you encounter God, you will become a willing missionary, willing to suffer. Now, ano po ang application po natin sa mga katotohanan ito? Number one po, encounter God. Kung si Apostol Pablo na-encounter niya yung ating Panginoong Hesukristo, tayo po pwede rin nating ma-encounter yung Diyos, pwede nating ma-encounter ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Now, pwede mo naman ma-encounter ang Diyos sa pamamagitan ng mga sitwasyon sa buhay, no? Mga circumstances. Pwede mo ma-encounter ang Diyos sa pamamagitan ng isang preacher, no? O isang nag-share sa'yo ng gospel. Pwede naman yon. Now, most of the time po, lalo na pag ikaw ay mananampalataya na, may encounter mo talaga yung Diyos sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Kaya every time we open the Bible, lagi nating inihahanda yung puso at isipan natin na yung Diyos mangungusap sa atin. Every time we open the Bible, God speaks to us. Kaya kailangan handa yung puso at isipan natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
So let's encounter God by taking God's word seriously. Every time nag-aral tayo ng salita ng Diyos, seryoso. Hindi naman seryoso na hindi nag-joke, no? It means serious na, Lord, alam ko mangungusap ka sa akin ngayon. I want to hear from you. I want to know your word. I want to know who you are. Gusto ko itang mas makilala pa. Ganun tayo kaseryoso. Gustong-gusto natin makilala yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. And whenever we read the Bible, we have this chance to encounter God. So that's number one. Encounter God by taking God's word seriously. Pangalawa po, be a powerful witness to someone today. Habang na-encounter natin ang Diyos, habang nakikilala natin yung Diyos ng mas malalim pa, kasabay po noon ay nagiging powerful witness tayo. We bear witness. Ibig sabihin, gusto natin na magpatotoo, magpatunay na totoo nga si Kristo. No? Na si Kristo nga talaga bumabago ng buhay. Na si Kristo nga talaga yung tagapagligtas. Si Kristo talaga yung Panginoon. When you encounter the Lord Jesus Christ, you can't help but to be a powerful witness. Now, hindi po totoo na makikilala mo si Jesus tapos hindi ka magkakaroon ng desire na ipakilala siya sa iba. Now, parte rin po yan ng maturity natin. And by the way, pag nagde-devotion po tayo every time we read the Bible, ang attitude po natin, hindi yung paano ako mabibless ngayon, paano ako, mararamdaman yung feeling good, di ba? Minsan kasi parang blessed na blessed, I just want to feel good. Hanggang emotion na lang. Alam niyo yung pag nagde-devotion tayo or nakikinig tayo ng mensahe, gusto natin yung ganong addictive na feeling na feeling good, no? Pero hindi po emotion to eh. Ano po ito? Truth. Truth may involve emotions, pero there's more than that eh. Meron talagang action na naranasan mo yung truth and you want to be a powerful witness. Jesus is the truth and you become a powerful witness of the Lord Jesus Christ. Kaya po, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mas nakikilala natin si Jesus Christ. Part na talaga yun eh. Gusto mo siya ipakilala sa iba. No? So, be a powerful witness to someone today. Talk to someone. Introduce Jesus to that person. Number three po, sacrifice willingly for missionary work. Lahat po ng mga Kristiyano missionary. Yan po yung katotohanan na hindi lahat ng Kristiyano alam. Lahat po tayo, mga mananampalataya, nakakilala sa Panginoon Jesucristo, missionary. Ibig sabihin, meron tayong mission dito sa mundo. And one of our missions is to propagate the gospel. Palaganap ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Palaganap ang salita ng Diyos. So, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang hindi mawawala po dyan, alam niyo po ang ano? Sacrifice. Kaya po yung buhay ng Kristiyano, talagang may sakripisyo talaga eh. Sometimes you have to spend your own money, no, just to advance the kingdom of God. Sometimes you have to give up some of the things that you do. Sometimes work, no? Pag overloaded ka, kailangan magbawas ka para lang mabigyan mo ng time yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan, mabigyan mo sila ng time to, magkaroon kayo ng gathering para sa Panginoong Jesucristo. Sacrifice willingly for missionary work. Yan po ay hindi mawawala sa ating buhay Kristiyano, no? Isipin niyo po mabuti sa office nyo, trabaho, kung nasan man kayo, kung kahit nasa bahay ka lang, meron kang mission dyan. At sa mission mo na yan, kasabay yan yung pagsasakripisyo mo. So, let's encounter God by taking God's word seriously. Be a powerful witness to someone today and sacrifice willingly for missionary work. Para po sa ating discussion, do you have a powerful encounter with God when you read the Bible? Meron ka bang talagang encuentro sa Diyos every time na nag-aaral ka ng salita ng Diyos? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at kung gusto niyo pong umaten, no? 8 p.m. nandito po sa baba
ng description ng video na ito, makita niyo po yung Zoom link natin. Pwede niyo pong isave yun. Every time, pwede po kayong pumasok. Para po sa ating panalangin, Father, please pierce me with your word. Do not let my heart be callous. Take away my heart of stone and let me respond to you with a heart of flesh. Turn my life around. Make me your powerful witness, a person who sacrificed willingly for missionary work. In Jesus' name. So, isama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, again, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.